So, ayan guys, tanong lang. Paano nga ba pagandahin ang isang bonsai na kawayan? Ito ba ay wiringan para gaganda? So, ito po yung gagawin natin. So, wiringan natin ayon sa direction po ng kanyang dahon. So, tara guys. So, ayan guys, magandang araw po sa ating lahat mga kabonsai. So, sa araw na ito ay ititrim natin itong kawayan na bonsai natin. Ito ay ang bamboo bonsai natin. So, una po ay tatanggalin natin yung mga patay na trunks niya. Ito, pati yung mga dahon niya. So, paano ba alagaan itong kawayan ng bonsai? So, madali lang guys. Tsaka, kunting tiyaga lang. So, ang gagawin lang ay didiligan natin araw-araw para ma-maintain yung magandang dahon niya. Yung kulay ng dahon niya. Kasi pag natutuyuan ito at tsaka hindi natin na diligan, ang dahon niya ay maninilaw. So, pagdilig lang araw-araw ang gagawin. Tsaka, 2 times per day. So, umaga at saka hapon. So, yun lang. Simula na natin. Linisan na natin ito. Putulan ng mga wild na mga sanga niya. Yung mga dahon. Tara guys. So, ayan guys. Tanggalan na natin ng mga patay na sanga. O, ito yung dahon niya. So, inisa natin. Tsaka, ang kawayan guys ay paboritong bahayan ng mga langgam. So, tulad yan, may langgam na. So, ang the best na gagawin natin is sprayhan natin ng dishwashing liquid na may halong tubig para mawala yung langgam. So, tsaka guys, bihira lang yung nagbubonsay ng kawayan. So, wala akong masyadong nakita na nagbubonsay ng kawayan. So, ito ay almost 1 year na guys simula nung tinanim natin, saka may bago na rin siyang tubo. Ayan. So baga, ito yung panibago niyang tubo. So maging katulad din ito. Tsaka tanggalin natin yung sobrang dahon niya, yung mga wild na dahon niya, kasi ito yung nakakapangit sa panyo niya. Kailangan linisan natin ito para maganda siyang tingnan.
So ayan guys, malinis na po yung kawayan natin na bonsai. So guys, ang wawayan nga natin is ito lang sa bandang dulo para gagawin na yung dahon niya. So focus natin guys. So yung direction ng dahon niya is pataas. So ang gagawin natin is dito lang natin wawiringan itong bandang to. Talian natin ang wire guys. Ang pagwawire ng bonsai na kawayan is katulad ng din ng pagbubonsai natin ng isang kahoy. So, kasi yung mga sanga niya is kasing tulad lang po ng mga bonsai natin na kahoy. So, yan. So, una natin gagawin is ito lang po yung wawiringan natin guys. Magtaka kayo ba't hindi ko ito kinuha kasi hinahayaan ko lang guys para kakapitan ng wire. Tsaka pagdating ng panahon pag ito ay namatay, lalagyan natin ito ng varnish o yung pampakintab, so para maganda siyang tingnan. So saka matagal pa itong namatay guys kasi nadahon pa ito. So kung sakali nang mamatay, so may option po tayo kung paano pa rin. So pagwawire guys, dapat dahan-dahan kasi yung buko niya ay kung bigla kasi kung mabigla ay napuputol siya. Dahan-dahan lang po sa pagwawire. Next po ang gagawin natin ay itong sanga na naman dito. Iwawire natin to. So, ang direction naman niya is papunta dito. So, ganyan. Para po balance yung bonsai natin. Thank you.
So yung dito sa baba guys, huwag natin itong iwa-wire kasi hindi pa mature yung ano niya, sanga. So dito lang muna sa taas. So at ang dito sa first layer, hayaan natin yan, huwag natin iwa-wire kasi tingnan pag nakagalito lang. Kasi magandang tingnan pag nakagalito lang. Bonsai natin nakawayan guys, bamboo bonsai. So tingnan natin ang buo ano ang naging resulta ng pagwa-wire natin. So ayan na siya guys. Ito yung sinasabi kong first layer na dahon. So huwag natin itong iwa-wire, hayaan lang natin yan na ganyan. Ang gagawin lang natin dito is maintain lang yung paglilinis para maganda siyang tingnan. So ayan, tsaka ito yung bagong sibong niya. So sa susunod, ito naman yung iwa-wire natin pag nag-mature na to, tsaka tataas na. So ang buko nito guys, itong yung buko nito, ito dyan tumutubo yung bagong shoots niya. So hindi katulad ng kahoy na kahit saan, dyan tutubo yung mga shoots niya. Kaya kung nagwa-wire tayo, ingatan natin yung mga buko niya kasi dyan tutubo yung bago niyang shoots. So ayan na siya guys. By the way, maraming salamat po sa panonood at patuloy na pagsuporta ng aking channel. So, magandang araw po sa ating lahat mga kabonsai. So, hanggang dito na lang muna tayo. So, sa hindi pa po naka-like, share ng aking video at subscribe, paki-like, share, subscribe na po. Maraming salamat po.